Paano nga ba i-bypass ang Google account ng Realme C35 RMX 3511? Tara, panoorin na natin. Ito na yon mga katiktik ang ating iba-bypass yan, RMX 35C11, Realme C35. So naka Google account po siya. Ayan, nakikita naman po natin naka Google account. So sundan nyo lang ako mga katiktik para di kayo maligaw. Babak lang natin dito sa pinaka home. Ayan, pindutin natin yung sa taas yung parang tao, add-in on natin yung accessibility, and then ito turn on natin mga katiktik yan, turn on, tap turn on, and then magdodraw tayo ng inverted L mga katiktik yan, and then allow natin, tap allow. So napansin nyo may kulay green, naka talkback po kasi, kaya inoon natin yung talkback nya. So use voice command, tap voice command and say Google Assistant. Kapag lumabas yan, trying to say alarm 4, 7am yan. Tap mo yung parang keyboard. Ibig sabihin, success yun mga katiktik. So, dito mga katiktik, susubukan ko sanang i-off yung talkback niya. Gamit ang hold volume up, volume down. Ayan. So, turn off. Ayan, don't turn on. Tatap natin yung don't turn on. Tapos, proceed tayo dito sa mic. Tap, double tap natin yung mic icon and say open YouTube. So dapat mga katiktik, mag open yung YouTube kapag sinasabi na natin yung open YouTube. And then proceed na tayo dito sa icon. So subukan ko ulit i-turn off ang talkback gamit ang volume up, volume down. So wala talaga, hindi po siya nawawala. Mamaya na lang po natin tanggalin yan, yung talkback, yung parang kulay green sa screen. So proceed lang tayo, double tap lang gagamitin natin. Balik tayo, so punta tayo dito sa parang tao sa taas yan, and then settings, double tap lang gagamitin natin. About, kailangan kasi double tap mga katiktik kasi pag isang tap lang hindi po siya nagtatouch. So yan, YouTube terms, yan, double tap natin, laging double tap mga katiktik, accept, double tap kasi nakatalkback tayo kaya need natin double tap para mag-function. So dito mga katiktik, type natin yung website. So subukan ko ulit magtanggal ng talkback pero ayaw niya talaga. Ayan. So proceed na lang tayo mga katiktik, i-type na lang natin kasi makunat po talaga siya. Sa iba mga katiktik na unit na re-remove po yung talkback sa ipag-ilong press mo yung volume up tsaka volume down. So ito, type lang natin yung web dito, bnrom.net/bypass. So kailangan natin papasok tayo sa settings. So wait lang. Napasok tayo bigla sa settings. Back ko muna para makita nyo. So yan, nasa bnrom.net na tayo /bypass. Open natin yan. Yung setting, pangatlo, double tap. Yan, para papasok tayo dyan sa settings. So gagamit tayo ng dalawang daliri sabay para mag-scroll down siya. So punta natin accessibility, and then i-on natin yung accessibility menu. Ayan ah. So again, gagamit tayo ng dalawang ano dito kasi dalawang daliri. Kasi pag hindi dalawang daliri ang gagamitin mo, hindi yan magta-touch, hindi mag-scroll down. So yan, double tap lagi yung gagamitin natin para mag-okay o mag-tap ng setting mga katiktik yan. Got it. And then magkaroon ka ng icon dito yan sa baba. Dapat ititest nyo kung lalabas din ba yung Google Assistant niya. Ayan, so na dapat ganyan. So kapag may lumabas na ganon, okay na po. Babak lang natin. At proceed tayo doon sa pag-disable ng mga app na kailangan natin i-disable. So bali, tatlo po yun. Yung Android setup, yung Google Play Services, at yung Carrier Services. So iback lang natin. Pero tatanggalin muna natin yung talkback dito kasi nasa settings naman po yon.
So, hanapin natin talkback or voice over. Pareho lang 'yon, talkback o voice over. So hanapin natin para hindi na tayo gagamit ng dalawang daliri para mag-scroll down o mag-double tap para lang ma-touch yung isang setting. So ito na po yon, talkback, tap lang natin and then off natin to. Okay, mawawala po yung kulay green na square. So pansinin nyo, wala na yung green, kaya isang pindot na lang po tayo. At isang daliri na lang po para mag-scroll siya. Hanapin natin yung apps. And apps, notification, yan, ito. Pasok tayo dito, see all apps. And then, hanapin natin dito yung, ayan, Google Play Service, yung tatlong sinasabi ko, Android Setup at saka yung Carrier Service. Yan. Ito, Google Play Service, disable natin. Disable and then clear catch and then four stop. So sa tatlong yan, pareho lang yung gagawin nyo. Ayan. So hindi na makikita yung iba dyan, kaya kailangan natin mag-show ng system app. So dito tayo sa tatlong toldok, show system app. Ayan. So makita natin dyan, lumalabas po yan. Dito yan, oh, nakikita sa tatlong toldok. Ayan. Dapat yan. Show system app, tap nyo yan. And then Android setup, disable, force tap at saka clear catch. Yan, clear catch, clear data. Yan. Okay nyo lahat, clear. Tapos yung carrier service na lang po ang kulang para matapos ang ating bypass. So bali tatlo yan. Ito yon, carrier service, disable din po natin yan. Disable and then clear catch. Tapos yung force tap. So pag na-disable na yung tatlo mga tiktik, kailangan natin i-check dito lang yan. Not disable. So yan, 1, 2, 3. So tatlo po sila disable up. So pag na-disable na yan, babak na lang natin yung unit natin at simulan na ang tricks natin. Yan. So pag na-disable na, back lang natin sa pinakauna. Yan, ito yun. So next lang natin. At magulat na lang kayo at ito po ay okay na po ang ating unit. At naway mag-comment kayo sa video na to mga katiktik at i-like. Kapag saksi sa inyo mga katiktik, mag-comment ka at mag-like ka na din sa video na to. At syempre, huwag mo namang kalimutan, syempre mag-subscribe sa aking channel. Maraming thank you. So kapag nasa loob ka na ng unit mga katiktik sa browser, sa home screen, pa-enable ulit ng Google Play Service para gumana ang yung Play Store at yung YouTube. So hanggang dito na lang ang video na to mga katiktik. At ipapakita ko lang sa inyo ang exact model dito sa settings. So maraming thank you ulit muli ang yung katiktik, Lerbans.